Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. My heart. Isang magandang umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti ka pa rin kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa araw nito ay dudulog tayong muli sa salita ng Diyos dito sa ating pag-aaral sa ating programang Hardin ng Panalangin, at tayo ay mapapaalalahanan patungkol sa mga maituturing na false ministers, at ito ay angkop sa ating kapanahunan. Tutunghayan natin ang sulat ni Pablo, ang kanyang pagbibigay ng babala sa Iglesia sa Corinto. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat at muli sa mga pagkakataong ito'y makadudulog kami sa inyong banal na salita. Sa marami pong kapamaraanan, pagpalain mo kami ng pagpapalang spiritual, pagkalooban mo kami ng karunungan at kaalaman upang ang inyong salita, ito ay ang aming maging sandigan sa aming paglago sa pananampalataya, at nang sa ganon hindi rin kami maninlang. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa 2 Corinthians chapter 11. Mag-aralan natin ang mga talata 12 hanggang talata 15. 2 Corinthians chapter 11, pagtutuunan naman natin ang pansin ang talata 13. Kung merong kang panahon mamaya, pakibasa mo yung buong kabanata 11. Ganito ang ating mababasa dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 13. Sabi sa Tagalog, sapagkat ang mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, mapanlin lang at nagpapanggap lang. Alam mo kaibigan, kahit na nung kapanahon na nila Apostol Pablo, marami ang nagpapanggap na mga mangangaral. At dito, false ministers, no, nagpapanggap sila na sila ay mga apostol. Siguro sinasabi nila na bahagi sila sa mga apostol ni Kristo. At alam naman natin, there were only 12 apostles of the Lord Jesus Christ. At ang mga ito ay talagang hangad lamang na linlangin ang mga mananampalataya sa Corinto. At kung iisipin natin, ano ang ginawa ni Pablo rito bilang kanyang pagbibigay babala sa mga mananampalataya sa Corinto? Tinuligsa niya. Paul denounced, no? Itong mga nagpapanggap na mga mangangaral, at sinasabi nga nila na sila ay mga apostol, mapag-imbabaw yun ang kanyang paglalarawan sa mga taong ito. Kumbaga sa ano eh, ito ay scam. At sinasabi lamang ni Pablo dito, tulad ng kapahayagan din ni Judas, no, sa Book of Jude, na ang iglesia ay napasok na ng mga taong mapagpanggap. Itong mga mapagpanggap na to, itong mga mapag-imbabaw na ito na nagpapanggap na they are ambassadors or representatives of Christ, na daladala raw nila ang turo ni Kristo, ay actually, no, ang gusto lang namang nilang gawin ay linlangin talaga ang mga tao, ang mga mananampalataya. They claim to be emissaries, no? Kumbaga sa ano, pagka sinasabi natin ng mga emissary, actually they are emissary, no? Kaya lamang pag sinabi ng emissary, ito ay kumbaga sa ano, tik-tik, no? O kaya yung spy. Ang purpose lamang ng mga spy o emissaries nung kanilang kapanahunan is to watch, no, kung ano ang ginagawa ng iglesia, kung ano ang ginagawa ng mga mananampalataya. At dito, isa sa mga paglalarawan ng mga maituturing na false ministers na ito ay tulad rin ng paglalarawan ni Kristo sa mga Pariseo
na ang kanilang ipinapakitang decorum ay kumbaga sa ano eh, sabi nga no, they are like whitewashed tomb. Kumbaga sa ano, pinapakita nila yung kanilang religiosity sa tao, ngunit ang kanilang attitude, ang kanilang asal o behavior ay iba sa kanilang mga ipinapangaral. Di ba nga, when the Lord Jesus Christ rebuked the Pharisees, sabi nga, you are like whitewashed tomb but full of dead bones and decay on the inside. Ganito rin ang sinasabi ni Pablo. Binibigyan niyang babala ang mga mananampalataya sa Corinto na napasok na kayo ng mapamapag-imbabaw na ito, na claiming to be apostles of the Lord Jesus Christ but actually, they are false ministers. At alam mo kaibigan, ano ba ang paglalarawan ni Pablo? Paano ba niya inilarawan ang maituturing na mga bulaang mga apostol na mapag-imbabaw na ito? Unang-una, itong mga ito ay sabi nga ni Pablo doon sa kanyang audience sa Corinth, no? Maaring ito ay mga maituturing na mga Palestinian Jews. Yun ang isang paglalarawan. Or siguro ay bahagi sila ng Sanhedrin, ano? Yung members of the Jerusalem Church, o kaya Sanhedrin, sinasabi ni Jude, o kaya sila ay mga Judaizers na talagang ang kanilang pangangaral lamang ay hindi sapat na kilalanin mo si Kristo, kinakailangan sundin mo ang batas ni Moises. At yung iba naman, self-appointed. Kumbaga sa ano sila na nag-appoint sa sarili nila na sila ay mangangaral. Alam mo, sa ating kapanahunan, merong ganyan, ano? Merong appointed son, merong ang paglalarawan na sa kanyang sarili ay siya raw yung huling apostol. Meron din naman dyan, ako yung huling propeta, sinasabi nila yung ganun ang kanilang claim na self-appointed delegation. Siyempre, kumisan, pagka hindi ka masyadong maalam sa salita ng Diyos, maaaring malinlang ka. At dito, ito ay isang babala na ipinagkaloob ni Pablo doon sa mga mananampalataya o doon sa Iglesia ng Corinto na sila ay mag-ingat sa mga maituturing na mapag-imbabaw na ito. They are scam, ika nga, no? They claim to be eminent, no? Kumbaga sa ano, kami ay kilala, bantog kami. Diba? Mas bantog kami, mas sikat kami dun sa mga apostol ni Kristo. Ganun ang claim nila. At yung mga walang masyadong kaalaman sa mga naging apostol ni Kristo ay maaring maniwala sa sinasabi nila sapagkat daladala rin naman daw nila ang turo ni Kristo. Alam mo kaibigan, sa ating kapanahunan, mayroong ganyan, ano? Meron ng isang ministro na ngayon, ano? Ito ay naging viral recently, no? Na kanyang inaakap ang isang turo, isang aral ng maituturing na heretic, no? Kumbaga sa ano eh, siguro sa pagsasaliksik ng mga ngaral na ito, ay nainganyo siya doon sa katuruan ng isang heretic during the 3rd century. At ito ay kanyang sinusunod at nakakalungkot. Ito ngayon ang kanyang tinuturo sa kanyang maituturing na kawan. Meron siyang tinuturo na another Jesus Christ, no? Ganito rin yung katuruan ng iba, no? Si Kristo ay tao lamang at kung ano-ano ang sinasabi nila na hindi akma sa salita ng Diyos. At mayroong ibang mabuting balita, hindi lamang ang mabuting balita ay patungkol sa buhay na walang hanggan. Mayroon pa silang maituturing na a different gospel. Ganito ang kapahayagan noong mga maituturing nating mapag-imbabaw na nandoon na, nakapasok na sa loob ng Iglesia ng Corinto. At mayroon nga silang mga ibang klase ng katuruan, ano? Kahit na yung mga kahalayan. Alam mo, they, kumbaga sa ano, they encourage people to do such immoral acts, yung kahalayan, no? Licentiousness. Parang sinasabi ng mga mangangaral na ito, okay naman yan, wala namang problema dyan. A different spirit, yung kumbaga sa ano, iba ang asal na kanilang itinuturo. Pwede na yan, accepted na yan. Ngunit dito, ulitin ko, sinasabi ni Pablo na maging sa ating kapanahunan ito ay angkop sapagkat ganyan ang nangyayari sa iglesia maging sa ngayon. Kaya kinakailangan maging maalam tayo. At alam mo kaibigan, paano ba natin na mapapaglabanan ang ganitong uri ng katuruan? Alam mo, humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. At sinasabi niya sa salita ng Diyos, let us not be deceived. Dapat hindi tayo nagpapalin lang, ano? Dapat gumugol tayo ng panahon upang talagang maunawaan natin ang salita ng Diyos.
at ito ang ating isapamuhay. Hindi yung kung ano-ano ang maituturing nating tinatangkilik natin ng mga turo ng ibang mangangaral. Pagka ganyan ang ginagawa mo, mahilig kang tumangkilik sa mga aral ng ibang mga ministro, hindi malayo na ikaw ay malinlang. Dito, tayo ay pinaaalalahanan tulad ng pagbibigay na babala ni Pablo. Alam mo, kinakailangan tayo ay magsaliksik sa tamang katuruan mula sa salita ng Diyos. At kaibigan, kinakailangan hindi tayo nagpapalinlang, humingi tayo ng karunungan sa banal na Espiritu. Palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Ako po si Pastor Senen V. Villanueva ng Triumphant Servants of the Cross of Christ Church sa Las Piñas City. Purihin ang Panginoon. Sama-sama po tayong manalangin at ipanalangin po natin ang pamilya, pamilya na niloob na ginawa ng Diyos. Purihin ka, O Diyos. Aming Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lumalang ng langit at lupa, at aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat, O Diyos, sa buhay na binigay mo. Salamat, O Diyos, sa pamilya na binigay mo. Salamat, O Diyos, sa mga magulang, sa aming mga ama, ina, at sa mga anak, O Diyos. At sinabi mo nga po sa Marcos 3:35, ang iyong mga kapatid, ang iyong kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina ay walang iba kundi ang sumusunod sa kalooban ng aming Diyos Amang nasa langit. Salamat, O Diyos. Maging gabay namin po ito, Panginoon, upang ang bawat pamilya mula sa ama ng tahanan, sa ina ng tahanan at sa mga anak, ang maging gabay po nila, O Diyos, sa kanilang mga buhay ay ang kalooban mo. Upang kami na bahagi ng pamilya, O Diyos, ay makasunod at mapasailalim sa pagpapala mo. Gayun din, Panginoon, dalangin po namin ang mga ama na siyang naghahanap buhay ang haligi ng tahanan. Bigyan niyo po sila ng karunungan, ng karagdagang pananampalataya, upang lalo po nilang maitaguyod at pangunahan, lalo na sa pananampalataya, ang kanilang pamilya. Patatagin niyo po at makaiwas sa kasalanan ang mga ama ng tahanan. Gayun din po ang mga ina na siyang ilaw ng tahanan, Panginoon. At meron din po silang hanap buhay. Patnubayan niyo po sila sa madaming gawain na nakaatang sa kanilang balikat. Panginoon, bigyan niyo po ng lakas at kakayahanan ang mga ina ng tahanan upang pangalagaan ang kanilang pamilya at lalo din po, Panginoon, ang kanyang sarili, ang kanyang mga anak. O Diyos, bigyan niyo po ng pag-uunawaan at pagtutulungan ang mag-asawa, ang ama at ang ina upang itaguyod ang pamilya. Ganyan din po, O Diyos, dalangin namin ang mga anak na maging masunurin at magalang sa kanilang mga magulang. Bigyan po nila ng magandang pangalan ang kanilang mga magulang. Bigyan po nila rin ng pangunawa ang kanilang mga magulang. Dagdagan niyo po ang kanilang kasipagan, ang kanilang pasensya sa mga nangyayari at maaaring mga hamon sa loob ng kanilang pamilya. At sa huli, O Diyos, dalangin namin na ang pagmamahal mo ang siya maging gabay ng bawat isa. Pagmamahal na nagmumula sa iyo, O Diyos. Pagmamahal mula sa pag-aalay mo ng dugo doon sa krus sa Kalbaryo. Maging bigkis po ito ng kanilang pananampalataya, O Diyos, upang hindi po magkahiwa-hiwalay pagkus, lalo pa maging mainit na maghawak kamay ang ama, ina at mga anak upang itaguyod ang kanilang pamilya. Salamat, O Diyos, at ito'y aming dalangin na may tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tunay nga na tayo ay muli na namang napaalalahanan, ano, sapagkat noong mga nakaraang araw, mga false prophets, di ba, na false teachings, ngayon naman false ministers, no, yan ay bahagi ng ating pag-aaral itong mga linggong nakaraan upang
malaman natin ang totoo, no? Mapagtibay natin ang ating pananangan sa salita ng Diyos na dyan lamang tayo makakakuha ng mga tama at wastong aral na dapat nating maisapamuhay. Gumugol tayo ng panahon. Sabi nga, no, be a Berean Christian. Makikita natin yan sa Acts at tularan natin yung mga mananampalataya sa Thessalonica nung si Pablo ay nangangaral. Kaibigan, manangan tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo dapat nagpapalinlang. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Naway ito po ay aming maisapamuhay. Pagkalooban mo kami ng karunungan sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapanalangin. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala. Kahit bukas, inaanyayaan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman.